At kasama kami sa mga kinilig talaga. So gusto ko munang malaman yung reaction ni Marco. No offense meant Marco, pero talagang ang daming kinilig ko na Cristine at Cesar. Anong nararamdaman mo habang nagsisigawan yung mga manonood? Well, of course, diba? Ito namang project natin, it's an ensemble, diba? So kumbaga, kung hindi kikiligin ng tao kay Sinon tsaka kay Helen, hindi mag-work yung show talaga. Ako, of course, yun yung kagandahan syempre sa gumagawa ka ng project, diba? Of course, nakikita mo rin na yung gumagana at hindi gumagana. At the same time, yung kinakainisan ng viewers. And I think yung sa character ko, nakuha ko yun kasi yun talaga yung point para mainis yung mga viewers sa character ko sa first week. Kasi ako yung mananakit kay Helen, ako yung mag-iiwan sa kanya, tapos wala namang rason kung bakit ko siya iniwan. So talagang dapat mainis talaga yung mga tao kay Rod dito. At the same time, kanina, nung pagkakita kay Rod, nung pagdating niya, parang, ba't ka bumabalik, diba? Ba't nandito ka? Huwag ka nung bumalik. So yun yung reaction, o kumbaga yung parang feeling while si Rod. Kahit ako eh, nung nakita ko si Rod, ba't pa kasi nandito yan, diba? Happy naman na si Sunan tsaka si Helen eh. Pero of course, marami pang mangyayari nga sa kwento, and sa following weeks, doon natin malalaman talaga kung bakit nagawa ni Rod ang mga ginawa niya. Kita mo, sa sobrang effective nila, naging team ano ka rin, Helen and Sinon. Pero Marco, working with Cristine for the first time as a couple na kayo, no? Anong naging mga adjustment mo? Na-starstruck ka din ba kay Cristine na ganito kagaling yung girlfriend ko, Marte? Well, kasi dati pa lang siya tubig at langis. Starstruck talaga ako sa kanya eh, nung magkabatid pa yung role namin. Pero of course, you know, seeing her act, talagang imposible hindi ka madali kasi talagang magaling talaga si Cristine. At the same time, of course, very fortunate. Of course, si Sir Cesar din, no? Whenever we do scenes together, talagang ramdam mo yung tension, ramdam mo yung ano, yung talagang parang dalawang tao na nagpapaligsahan para sa isang woman. So, nakakatuwa kasi marami pang mga magagandang eksena talaga na hindi pa napapakita dito sa pilot. Na I'm sure yun talaga ang magpapadikit sa viewers natin para tapusin yung buong series. Ayun. And ano dito, parang nauna pa yung proposal dito ah. Sana in real life, ganun din. Huwag naman yung umabili sa proposal, pero huwag naman dun sa hindi natuloy. pero in real life ba, kayo, syempre, open naman kayo, di ba? Kasi sabi nyo dito hanggang sa dulo eh. Kayo ba talaga nakikita nyo na yung sarili nyo na hanggang sa dulo na? Cristine and Marco. Ano sa'yo? Ako naman, of course, ako naman. Yes, hindi naman ako magsasayang ang oras kung hindi ko nakikita yung isang tao for the end game. So, sa lahat ng mga, diba, for ilang taon na akong single, diba, laging tinatanong sa akin ng press kung bakit ka pa single, bakit ayaw mong mag-girlfriend. Eh kasi hinihintay ko yung right one para sa'yo. And I think, patingin nga ng finger, Cristine. Parang may suot na si Cristine bilang natin. Girls na yan, girls. Hindi ba yan, Jamante? ikaw, Cristine. Ano feeling mo sa sinabi ni Marco? Hanggang dulo? Hot seat. Hindi mo lang. Thank you pa na lang. Thank you. Para kayo kami biglang kinilig. Totoo na. Nako, parang ano sabi ni Tita na? May reaction ni Cesar. Nako, hindi naman siguro ninong, pwede ba best man? si Cesar naman, alam mo, habang pinitignan ka namin sa screen, totoo yung sinabi kanina na may asim ka pa talaga. alam mo, parang nakalimutan ko yung nabasa ko recently lang na 60 years old ka na pala. Parang wala namang ganon. May ganon ba? Totoo ba? Hindi ko alam. Parang bigla namin nakalimutan, lalo na yung mga close-up scenes mo. Kiling ng director ko eh. Thank you. At sa aming cameraman at lighting na director. At saka sa production designer din. Si production designer na. Pero, do you feel old ba, Cesar, na pag sinasabi na, 60 ka na? No, we have two kind of ages here. The biological age and calendar age. Mm-hmm. Diba?
So kasi merong mga 80 years old, but they feel 30 years old or 20. Meron namang 20 pa lang, pero parang 60 na. Or 70. So, kayo po makakasagot nun. So what is your age? Ang galing mo magdala. Parang ba secret, Cesar? Ay, pag sinabi ko, hindi na secret. Share mo naman. Pero, nasa totoo lang, yung mga close-up scenes mo, grabe, hindi mo talaga iisipin na ano ka. Tsaka parang hindi naman masyado malayo yung age niya ni Cristine. Basta ako, best man lang ako rito, ayos na. Ayan. hindi nga, best man lang. Okay lang din, basta magkakasama pa rin kami. Ayun. Nino kasi may regalo eh. Best man, baka wala. Nino, pwede Nino, para may regalo. Kasi laki daw din yung bato. Yeah. Yung... Ang loki. Yung karat daw yun. Ano yung sumahan nyo kay Rod ah? Kasi, porkit maliit yung bato na binigay ni Rod. Actually, nag-react ako doon. Guys, wala pa kasing budget. Okay, so parating pa lang yung budget. Abangan nyo. Last question na lang. I-relate lang natin doon sa title na minsan pa nating hagkan ng nakaraan. So kayo ba, kung meron kayong ayaw balikan in the past, ano yung isang bagay na ayaw niyong balikan? Ayaw namin sabihin dito. Ayaw namin balikan. Hindi, ano yung, parang ayaw mo ng ano? Kasi dito syempre may nagbabalik, di ba? Ayaw mo nang isipin. Ayaw mo nang... Kumbaga, syempre yung mga nangyayari sa past, hindi mo na dapat iniisip yun. Kumbaga, kung naka-move on ka na, hindi mo na babalikan. Kasi kung babalikan mo, yung sabihin ka na ako.